So, pwede po bang ulitin natin? Ulitin natin ang ating tool verse. Yan. Medyo, ano, dagdagan pa natin ng konting sigasig. Yan. Sige nga, sabay-sabay. Luke 4, verse 18 to 19. Ready? Go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, and He is the Anointed One. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. So, this week or this month, we will talk about generosity. Sabi ko nga po kanina, sabi nyo din kanina, nanggaling din sa inyo, na when we talk of generosity, madalas, it is involving giving. Laging it has something to do with sharing. And yung katabi mong yan, alam mo ba, na yan yung isa sa pinakang generous na tao na nakilala mo. Naniniwala ka ba doon? Oo, kasi the fact na nandiyan siya sa yung sa tabi mo at pinagtitiisan ka niyan. That is actually an act of generosity. And sabi po dito, nung nagbabasa ako kahapon, Lord, paano ko ba ito sisimulan? So, naghanap muna ako ng definition ng generosity. And more than the word giving, alam niyo po ba ang sabi dun sa definition? Generosity is the quality of or fact of being plentiful or large. Hindi lamang siya about sa pagbibigay, but it is talking about the quality, yung kalidad nung maraming bagay na ibinigay, or yung kalidad nung ibibigay, or yung kalidad ng pagbibigay. Sabi din doon, the quality of being kind and generous. Ibig sabihin, ang generosity po ay hindi lamang about money. Hindi lamang po ito about material things. But also, kapag hinanap mo siya sa Tagalog, ang lalabas ay kabutihang loob. Yan. Sabi mo nga, kabutihang loob. Yan. And other terms sa Tagalog, sabi po doon, pagka-mapagbigay. Yun yung ibig sabihin or yun yung Tagalog sa generosity. Hindi lamang siya about money, but also yung kabutihang loob. At sabi nga, it is the quality, yung kalidad nung pagbibigay. And ngayon po, our verse is found on 2 Corinthians 9, verses 6 to 8. Pwede po ba nating i-flash? 2 Corinthians verses chapter 9, verses 6 to 8. Sabi po doon, this is a magandang balita version. Sabi doon, sabay-sabay nga po, basahin natin. Ready? Go! Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Can we just bow our heads and let's pray? Holy Spirit, we know you are here. We know that kanina pa you're talking to us, you're ministering to our hearts. And as we hear your word, we declare that you open the heavens, you open our hearts and minds, and may we receive you, Lord God, with all the generosity, Lord, na ibinibigay mo sa amin. Salamat po. Lord, this is a glorious morning for you. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang Lord. Yan. So makikita po natin dito sa 2 Corinthians verse chapter 6 na meron pong principle ang generosity. Magbigay ka ng kaunti, aani ka ng? Magbigay ka ng marami, aani ka ng? Marami. Pero naniniwala po kayo na ang kaunti sa atin or ang kaunti sa Lord parang mukhang marami sa atin. 'Di ba? Kasi 'di ba nung last time nagturo si Pastor, he's a big God. Sobrang laki ng Lord, and kapag kinumpare siya sa earth, sobrang liit ng earth. Tayo pag kinumpare tayo sa earth, sobrang liit natin. So ibig sabihin noon, kung titingnan mo sa logic, ang kakaunti sa atin parang sa atin 'yon. Pero ang kakaunti sa Lord, parang sa atin mukhang marami.
Naniniwala kayo doon? So, ibig sabihin ngayon, if you're receiving a blessing na parang, ay, pastora, nakaka-receive naman kayo ng, kami ng blessing eh. Alam mo, nakaka-receive naman kami ng ayuda. Alam mo, pastora, sobrang feeling ko nga blessed na blessed ako. Naniniwala ka ba na yan ay hindi pa, ni sa katiting ng kakaunti na sinasabi ng Lord, wala pa yan. Ibig sabihin, God is telling you, God is wants you to know na anak, hindi pa nga yan yung kakaunting sinasabi. And what more if you have received this heart of generosity? Kaya po, naalala ko po sabi nung mentor namin, sabi niya, huwag kang matakot na mag-share na you give. Huwag kang matakot to share to your people, to your flocks, to your life group, to give. Kasi ang pagbibigay, ang generosity, hindi yan sa'yo eh. When you give, when you tell them to give, you know what? You are blessing their lives. Kasi natututo silang magbigay. Dahil that's the principle of the Bible. Kapag nagbigay ka ng kaunti, aani ka ng kaunti. Kapag nagbigay ka ng marami, aani ka ng marami. Sabi nga po doon, we are blessed. Naniniwala kayo doon? We are blessed. We are so blessed. And everyone in this earth is blessed. Pero maniwala kayong blessing, iba ang blessing ng generous. Kasi yung mga, pwedeng bless ka pero konti ka magbigay eh. Pero yung generous, bless yun, overflow pa. Why? Because nagtatanim siya ng hindi kakaunti. And sabi, this morning po, yun yung pag-uusapan natin. And ano pa yung next part ng verse? Sabi doon, maluwag sa loob at hindi napipilitan. Tinan mo ang katabi mo kung mukhang napipilitan. Alam niyo ba yung ano, yung parang, uy, tara, punta tayo, dali. Sige na nga, yun yung napipilitan. Alam mo yun, uy, tara, dali, libre na kita, ganyan. Ala, sige na nga, parang ayoko naman, pero sige na nga, napipilitan. So, ang gusto daw ng Lord, when you give, when you share, when you share your life with people, hindi ka napipilitan. Yung bukal sa puso, dahil iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ang sarap, ano? Palakpakan nga natin ang Lord. Grabe, no? Hindi, kung generous ka, hindi ka lang bibigyan ng Lord ng mas higit pa, pero iibigin ka pa niya lalo. Grabe, iba kasi yung pag-iniibig. Eh. Alam niyo po ba yung halimbawa, pagdikitin natin si Sky, tapos itabi natin siya sa isang bata na hindi namin kilala. Siyempre, iniibig namin si Sky. Iba yung pabor sa iniibig namin. Iba yung pabor na ibibigay mo sa anak mo kasi iniibig mo siya. Iba yung pabor na ibibigay mo sa asawa mo kasi iniibig mo siya. Pero, ay. Kaya po ang Lord, nung sinabi ng Lord na iniibig niya yung mga cheerful giver, iba yon. Ibe-bless ka na nga ng Lord. Imu-multiply na nga niya yung binibigay niya sa'yo. Iniibig ka pa niya. So may kalaki pa yun na ibang pabor. Naniniwala kayo doon? Grabe, ano? Grabe po, Lord. Nung pinabasa ko, sabi ko, Lord, grabe ka. Parang hindi ko kayang pantayan yung generosity mo. And because He is the author of generosity. And sabi po doon sa last part, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Sabi mo, sa lahat ng bagay. Amen. Hindi lamang sa sasakyan, hindi lamang sa bahay, hindi lamang sa grocery, kundi sa pag-ibig, sa patience, ano pa, sa biyaya, ano pa, yung sa heart mo for your compassion for the lost, kayang pasaganain ng Lord sa lahat ng bagay. That's why I love the word abundance. Because generosity, ang generosity, kakaibat siya sa abundance na binubuhos ng Lord. Sabi ng Lord, pasasaganain ka niya sa lahat ng bagay, higit pa sa iyong pangangailangan. So kung naniniwala ka na, Lord, ngayon I am so blessed. Lord, ngayon this year, I will end this year na sobra kaming blessed. Maniwala ka, hindi ka pa generous niyan, ha? What more kapag generous ka? What more kapag it's in your heart to really give 100%, Lord, all out? Grabe. Konti pa lang yung inaani mo ngayon, pero once you have received that heart of generosity, ay mas matindi ang ani mo. Palakpakin nga po natin ang Lord. And dun sa last part ng verse, at higit pa sa iyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa.
Ah, praise God. So, yun po yung ating teaching. Tapos, hindi ba? So, meron lang po akong 2 points na gustong i-share. And the first is, sabi nga po, di ba, it's generosity. The first is, be generous even if may not seem enough. Yan. Be generous even if it may not seem enough. Maging generous ka. Maging magarbo ka sa pagbibigay. Not necessarily yung amount ng pera, not necessarily yung amount ng bigas na ibibigay mo, but in your heart, sabi po dito, be generous even if it may not seem enough. Sabi po dun sa Matthew 14 verse 16, meron pong verse na sabi dun, merong isang bata, Jesus is in the crowd na 5,000 men. Hindi pa po kasama yung bilang ng mga babae at ng mga anak nila. And then sabi ng mga disciples sa Matthew 14 verse 16, sabi ng mga disciples, Lord, pauwiin na natin itong mga taong to, hindi natin sila kayang pakainin. Pero meron po isang bata na lumapit na nagbigay siya ng 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay. And kung titingnan mo, it's not enough. Naniwala kayo doon? Kung ikaw, kung sa logic mo, magbibigay ka ba? Halimbawa, nasa Coliseum tayo, sabi ni Bishop, kailangan natin magpakain ng tao at ang meron ka lang ay 2 yum burger at 5 french fries. Pero ang sabi, sa yung bata, nagpunta siya and he offered, even though it may not seem enough. But because Jesus was there, sabi ni Jesus, sige, anong meron tayo? And then you know the miracle happened. Dumami, napakain yung 5,000 men with their wives and children. The miracle is something na sobrang, alam mo yun, nakilala si Jesus, na madaming tumanggap, maraming naligtas because of that event, even though it may not seem enough. Alam niyo po ba na ibang generosity, even wala kang kayang ibigay? Alam niyo ba sa Bible yung babae na pumunta sa church na ang dala niya ay sentavo lang. Tapos nahihiya siya na ibigay kasi tutunog. Nahiya po, alam niyo po yan, di ba? Merong pariseo na ang laki ng bag, punong-puno ng siguro gold or silver, pinigay niya, no? Pero kanino na bless ang Lord? Di ba dun sa babae na sentavo lang yung binigay? Even if it may not seem enough. Bakit po? Because it's the generosity of the heart. Ang tinitingnan naman ng Lord, will you trust me if you give that thing that's not enough? Will you trust me even if you think na Lord, last na to talaga? Feeling ko Lord, hindi enough eh. Pero Lord, sige. And sometimes, iniisip din natin dun sa tatanggap, Lord, naku, hindi naman to enough. Lord, baka hindi naman to ito yung kailangan nung tatanggap. Alam niyo po ba, nang bata pa ako, 6 kami magkakapatid. Tapos, ang baon namin, tigda 20. Sabi na, tigda 20. Tapos, ang nanay ko po, tanda ko, nanay ko may 270 pesos. Tapos, dahil nga 6 kami, ang baon namin hahatiin sa 6. So, tigda 20. Tapos minsan may hihirit pa, so magiging, ang total nun, magiging 150 pang baon lang. Tapos, biglang may pupunta pa sa amin na ano, kakatok. Tanda-tanda ako talaga ito, may kakatok. Ate Sonia, may kakatok. Tapos ang nanay ko po, alam niyo po, ang nanay ko never siyang nag-say ng no. Kahit na feeling niya hindi enough. So, doon sa 270, binawasan ng pambaon namin, supposedly pambili yun ng pagkain namin sa maghapon, babawasan pa yun ng nanay ko, ibibigay. Even though, kung iisipin mo, nanay, parang hindi rin naman sasapat sa hinihiram nila eh. Nanay, parang kulang din naman. But you know what? If you have that heart of generosity, no one can stop you from giving. Even though it may not seem enough para sa'yo, even though it may not seem enough para dun sa tatanggap, maniwala ka. When you give, Jesus intervenes and it's becoming more than enough. Grabe, no? Grabe si Lord. And alam niyo po ba, one time, dahil nga po ganun yung practice ng magulang ko, ito rin, merong, ang kuya ko po ay, grabe din naman po ang kuya ko magbigay. Kaya lang, wala kami talaga ibibigay. 6 kami magkakapatid, nakatira lang po kami sa sobrang liit na bahay, katabi ng babuyan. Yan, tapos, 5 sa kwarto natutulog, 3 kami sa salas natutulog. Alam niyo yung upuan na pagtatabi-tabihin namin, tapos doon kami tutulog, lalatag kami, may folding bed.
So, walo kami sa bahay. Meron siyang kaibigan na nagka-problema sa pera. And kinailangan umalis doon sa tinitirhan. Alam niyo po bang in-offer ng kuya ko ang magandang bahay namin na katabi ng kura ng baboy? Di ba? Parang kung titingnan mo, kuya, siksika na nga tayo dito. Kumbaga, yung kinakain din natin, hindi nga din enough. Pati pag binigay mo sa kanya, in-offer mo sa kanya, parang hindi din enough. Parang nakakahiya. Pero alam mo, when you have the heart of generosity, sometimes it may not seem enough yung ibibigay mo. Sometimes para sa'yo, feeling mo, Lord, nakakahiyang ibigay kasi ito lang. Lord, nakakahiyang iabot ito na t-shirt. Lang to. Lord, minsan parang nakakayang ibigay yung sapatos kasi Lord, parang nagamit ko na to. Pero alam mo, pag binigay mo yon, iba yung dating dun sa tumanggap. You're being an extension of God's love sa buhay ng taong tumatanggap. And maniwala ka, because generosity is not about money, it's not about the amount, but it's about your heart. Ay, grabing saya ng Lord. Mas mararamdaman mo yung pag-ibig niya sa buhay mo. And maso-surprise ka because these things na akala mo hindi enough. Na akala mo, Lord, kulang na nga ako eh. Tapos ibibigay ko pa, Lord will make it more than enough for you. Palakpakan po natin, Lord. Kaya po, be generous even if it may not seem enough. Yan. So sobrang dami po akong example eh, pero puro family ko. Pero sabi ni Pastor, you share examples of people na nag-give talaga. Because, yun po, that number two, be generous even in the simplest things. Yan. Even sa mga pinakasimpleng bagay. Sabi nga po, ang pagbibigay, pagiging generous, it's not just about money, it's not just about, alam mo yun yung kung ano yung meron sa bulsa mo, it's not just about material things, but it's also about the words you say. It's also about the things you can do for people. Generosity can also be about service. Sabi nga po, isa sa favorite word ko or term ko ngayon is adding value. Say, adding value. Yan. When you add value to someone, it's priceless. Meron na ba nagsabi sa inyo na ano, na parang ang pogi mo ngayon? Parang ano pong reaction ninyo? Parang ano kailangan ito, 'di ba? Nung isang araw po nagkikwento sa akin si Pastor, sabi ni Pastor nakita daw niya ang daddy sa isang tindahan ng mga construction something. Tapos sabi ng daddy, "Anong ginagawa mo dito?" Sabi, "Daddy, ako po pinabili ng materyales, may project po ako ganto ganyan." Haba, ba, very good. Tapos sabi sa akin ni Pastor, it felt good. Sabi niya, iba yung dating na sinabihan ka ng daddy mo na, wow, very good ka. Very good yan. It is adding value to people. Posibleng sa'yo, simpleng word lang yun, very good yan. Uy, nak, ang ganda ng ginawa mo. Posibleng sa iyo, simple lang yung word na yon. But when you add value to people, it is being generous. Kasi you are feeding their soul. Kasi finifeed mo yung heart nila, finifeed mo yung emotion nila ng magandang bagay. And you know what? The best example of this is Jesus. Sabi nga, si Jesus daw, ang galing niya mag-speak sa 5,000, 10,000, gano'n pa yung karami, pero mas magaling siya sa one-on-one. Mas magaling siyang mag-add value sa tao. Sobrang generous niya sa pagbibigay ng encouragement. Sobrang generous niya sa pagbibigay ng love, pagbibigay ng time, pagbubuhos ng oras. Ano pa? Ano pa yung pwede mong i-share? Ano pa yung pwede mong ibigay? Sabi nga ni Kuya William, di ba? Kahit pa maulan yan, kung meron nagpunta sa'yo para humingi ng prayer, huwag kang magagalit. Why? Because it is adding value to them. You are extending your time. That is very being generous to them. Alam niyo po, pag makikita niyo yung bishop natin, grabe, mapapahanga ka. Try mong sumama kay bishop ng isang araw, mamamangha ka kung gano'n siya ka-generous sa pag-a-add ng value sa tao. Sa kung gano'n siya ka-generous sa pagbibigay ng oras. Gigising, mag-aayos, may Zoom meeting. After ng Zoom meeting, magsispeak, may Zoom meeting ulit. Ano mga kausap niya? Singapore, London, ano pa? UAE, sobrang punong-puno po ang schedule. And every time na, I remember lagi po ang mami ko kasi laging kasama si Bishop, grabe.
Hindi mo kakayanin kung gaano siya ka-generous magbigay ng time, kung gaano siya ka-generous magbigay ng value sa tao, kung gaano siya ka-generous magbigay not only that, pero bahay, lupa, kotse, Lord, all out, bigay. And grabe din naman siyang Iblis. Walang word na pandemic sa ating Bishop because grabe din siyang i-bless ng tao. Grabe siyang i-bless ng Lord. Why? Because of His generosity. Alam niyo po yun, sobrang ang ganda, bata pa lang generous ka na. Maniwala ka aani yung anak mo. Maniwala ka aani yung buong pamilya mo. Because you're starting young, na generous ka na, kung ano yung kaya mong ibigay, yung service na kaya mong ibigay. Alam niyo po ba, meron po kaming couple talaga na sobrang love namin ni Pastor Finny. So, nitong pandemic, grabe din naman yung mga naging challenges sa church nila. Pero, bago po yun, itong couple na to, grabe sila magbuhos ng relasyon. Even in the simplest things, sabi nga, pupunta yun sa bahay nung kanila fina-follow up. Wala lang, dadaan lang, may dalang saging. Wala lang, dadaan lang, may dalang turon, kukumustahin, makipagkwentuhan. Alam niyo po ba, nitong pandemic, nag-post sila ng picture. Dahil wala sila sa bahay, may nakasabit na saging sa pinto ng bahay nila. Tapos, nung nakaraang birthday nila, alam niyo po ba yung pinakang gustong-gusto nung mentor namin to na babae, na rev na to, gustong-gusto niya talaga yung gadget na yon. Alam niyo po ba, pinag-ipunan nung mga life group niya, binigyan siya nung gadget na yon. Because grabe rin naman siya sa mga simplest things. Tapos, alam niyo po ba, ang gusto nung asawa niya, Lord, gusto ko ganito talaga. Alam niyo po ba, pinag-ipunan din nung life group nila, binigyan ng gitara, brand new, ang ganda. Why? Because even on the simplest thing, they add value to people. Tapos nung nabalita na, ay dadalhin sa Canada tong si Rev na to, ay grabe, hindi po mapayag yung mga life group niya. Si Pastor kaya, pag dadalhin sa Canada, papayag mo. Pastor, size 7. Yung ganun. Diba? Papayag kaya tayo. Yung mga hinawakan niya kasi ayaw pumayag. Alam niyo po ba, nakakatawa pa. Nung nito nakaraan, nag-post na ng picture. Nung una, saging. Ngayon, dalawang isda, nakasabit sa doorknob. May nakasiksik na 500 sa bibig. Yung isda. So, sobrang tuwan-tuwa yung mag-asawa. Kasi even sa mga gantong bagay, nararamdaman nila yung pag-ibig. Not just the love of God, pero yung love ng mga tao. Why? Grabe po silang magdagdag ng value sa buhay ng tao. Grabe po silang mag-encourage. Grabe po silang magtanim ng magandang salita. At kung kaklose ka nila, kung inaalagaan ka nila, ay grabe, pag birthday mo, yung pangalan mo, lalagyan niya ng definition. R, ano pa, O, C, K, lahat yun may definition. Grabe silang magparamdam ng pagmamahal at importansya sa tao. And that's being generous. More than the money. Sino pa? Meron pa kami isang couple, mentor din namin. Meron po silang malaking mansyon. Pero pwede natin sabihin, ay, kaya naman po sila generous kasi mayaman sila. Alam niyo po, hindi eh. They welcome everyone in their home. Mayaman, politiko, businessman, simpleng tao, even life group nila na hindi well off, lahat welcome sa bahay nila. Pare-pareho bonggang pagkain, masarap na dinner and everything. Why? Because generosity. They add value to people. If you talk to them, Pastor, bakit niyo po yung ginagawa? Because we want to open up the heart and the eyes of our life group na ang buhay nila hindi hanggang ganito lang. Dadalhin nila yung life group nila sa Boracay, dadalhin nila sa Enchanted Kingdom. Yun, sabi Pastor. Natingin kay Pastor Finny, Boracay. So, ano, why? Tatanungin namin sila, Pastor, bakit mo yung ginagawa sa iyong mga tao, sa iyong life group? They sinasabi niya, we want to add value to them. Gusto namin makita nila yung big picture na hindi ka lang hanggang church, na hindi ka lang hanggang dito lang, na there's a large group of other people outside and pwede kang mapapunta din dun sa lugar na yon. You know, they are very good in adding value and sobrang generous nila. At grabe naman silang i-bless ng Lord. Nagpapagawa sila ng bagong bahay ngayong pandemic.
Grabe, no? Grabe ding i-bless yung business nila kahit pandemic. Ano pa? Meron pa isa pang couple. Reverend. Another mentor. Alam niyo po ba, every time na may meeting, meron silang hinahabol na limang pastor. Lima yun na mahal na i-bless nila. Nakasobre na yon. Ibe-bless nila. Pero grabe po nangyari sa businesses nila. Grabe din na nakawan din sila. Pero yung generosity nila to give to people. And ngayon, grabe naman. Dalawang anak nila, doktor, lahat paaral. Lahat sponsored. Lahat gamit, books, lahat everything. Tapos may nagtatanim ng magandang kotse. May nagtatanim ng, you know, iba yung generosity. Sabi mo nga, generosity. When you give, it's not just about you. And sabi nga po dun sa last part, generosity does not end once you give. Ang generosity po ay hindi natatapos pag nagbigay ka. Pag nag-abot ka. Ang generosity hindi siya natatapos pag nag-share ka. Because it's not between you and the receiver. Alimbawa ako, nagbigay ako kay Ate Beth. It's not about me and Ate Beth. Pag po nagbigay si Ate Beth sa akin, it is about Ate Beth and God. Ako ano lang ako, third party lang ako. But when Ate Beth gives, kay Lord niya yun binibigay. So, sasabihin na Lord, aba grabe to, nagbigay ng 1,000 sa kanyang anak. Yun! sabi ni, grabe si Ate Beth, nagbigay ng ulam na masarap. Sa halip na sa kanila na lang yun. Ay, hindi ako papayag na mahigatan ako ni Beth. Nagbigay ka sa life group mo. Lord, last na to eh, 500 na to. Sige, ano na, bigay na, todo na. Alam mo yung, it's not you and your life group. It's you and God. And sasabihin na Lord, aba grabe to, nagbigay 500. Hindi ako papayag na mas mahigitan ako nitong anak ko to. Mas paparamdam ko sa kanya na mas generous ako sa kanya. And ibe-bless ka na Lord. And alam niyo po ang maganda, when you do that, minsan kasi may times na hindi mo ramdam eh. Naniniwala kayo doon? Ako po, lagi po akong may conviction na, anak, taniman mo nga to. Anak, bigyan mo to. Nakakaramdam po kayo ng ganon. Minsan may makikita kayong tao, tapos bigla na lang may urge na bigyan niyo siya. Sino dito yung nakaka-experience ng ganon? Kahit hindi mo kilala, tapos biglang sasabihin ng Lord, bigyan mo to. Tapos parang, Lord, parang minsan, alam mo namang walang effect kasi hindi mo naman siya kilala. Pero alam niyo po ba, ang daming pagkakataon laging ganon. Gaya nun, one time nakain kami ni Pastor, may na-meet ako na babae. Sabi na, Lord, bigyan mo siya ng food. Bigyan mo siya ng meal. Sabi ko, Lord, pera na lang. Hindi, bigyan mo siya ng meal. Lord, hindi ko kaya, nakakaya, ang dami nakakita. Pag binigyan ko siya ng meal, masyadong sabihin naman, ganyan. Bigyan mo siya ng meal. Nagbalik na si Pastor sa table, nakain na kami, hindi ako makakali. Bigyan mo siya ng meal. Sabi ko, buti na lang, sakto may dumating na crew. Sabi ko, Miss, pwede bang iabot mo to? Alam mo yung parang kang binunutan ng tinik. Nung after ibigay, tas naghahanap yung babae, sino nagbigay? Anong pangalan namin? Wala po. Kasi ngayon ayaw naming ipaalam. And alam mo, minsan akala mo walang effect. Tas wala na, tapos na. Tas biglang nagtanim din kami ng mahal na something. It's very expensive. Tinanim namin sa isang rev. Pareho kami nang nasa isip na pagbibigyan. Na biglang, si ganito, bibigyan. Alam mo yon? Tapos binigay namin, tapos parang wala nangyari. Tapos meron pang isa, nagtanim kami, Lord, ng ganito, pero parang walang nangyari. Pero alam mo ba, maniniwala ka ba na it is not about you and the person na nag-receive? It is about you and God. So when you give, huwag mong paghanapan yung binigyan mo. Kasi hindi yun ang generosity. When you give, that's all out. Sa'yo yan. Blessing yun sa'yo ng Lord. But when you give out of love, out of generosity, si Lord yung magbubuo sa'yo na, anak, hindi mo ako kayang higitan sa pagiging generous. Anak, hindi mo ako kayang higitan sa pagbibigay. And you know what? God is the God of multiplication. Hindi sinabing God is God of addition. Hindi sinabing God is God of subtraction. He's the God of multiplication. Kaya sinabi, kung nagtanim ka ng maunti, imumultiply ng Lord yung kakaunti. Kung nagtanim ka ng marami, imumultiply ng Lord ng marami. And imagine, gaano karami ang marami sa harapan ng Lord. Kanina we were singing,
open the heavens wide. Imagine yung bubong lang nitong church, ganyang karaming blessing, ewan ko lang kung magkasya lahat sa kamay natin. But God is more than this building. The heaven that God is talking about is more than just mataas na kahoy, pero open heaven. Ganun po ka generous ang Lord. And the principle lang na Lord, anak, magbigay ka. Maging generous ka sa pag-ibig, sa oras, sa pasensya, ano pa, sa kung anong meron ka. It may seem small, it may seem na parang hindi kailangan ng sinasabi kong bigyan mo, but when you give, give all out. Not all out money, not all out ubus lahat, but all out with the quality of giving. All out with your heart na, Lord, ito yon. Lord, sa kanya to dahil sinabi mo. And iba yung feeling. And sasabihin na lang, Lord, anak, hindi mo ako kayang higitan. Can we all stand? Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Jesus. Nakakatuwa po ang Lord kasi hindi po siya sinungaling sa mga promises niya. And this year, although hindi po all smooth yung finances namin, pero grabe kami i-bless ng Lord. And we're not saying because magaling kami or what, pero alam niyo pong nilagay ng Lord sa heart namin yung to give generously. Pero alam niyo pong nilalagay pa sa akin ng Lord, anak, hindi pa yan yung generosity na kaya kong ibigay sa heart mo. So, posible ngayon na sasabi mo, Lord, generous na ako. Lord, ang dami ko nang na-share. Lord, ang dami ko nang na-impart. Lord, nakapag-add na ako ng value. Pero alam mo, gaya nung sinabi ng Lord sa amin, anak, hindi pa yan yung level ng generosity na kaya kong iligay sa heart mo. And kung paano sinabi nga na ang malaking faith, it can affect big amount of people. Kasha ang maraming tao. A big level of generosity can also influence big number of people. So I believe, ngayon nilagay ka dito ng Lord, kasi gusto ng Lord, maging mas generous pa yung heart mo. Kung ano yung kaya mong ibigay, kung ano yung kaya mong pigain, na quality na ibibigay mo, gusto ng Lord, yan. Na nasa heart mo. Can we just bow our heads? And can we just feel yung grabeng pag-ibig ng Lord? Hallelujah. You know what? Sabi ng Lord, He loves a cheerful giver. And kita po ng Lord yan. This year, kita ng Lord yung mga nabigay mo. Kita ng Lord yung all out mo na generosity sa mga tao. You know what? God is so happy. Sobrang natutuwa ang Lord sa'yo. Because you are so generous. Because you have a generous heart. But God is also saying, anak, level up tayo ng generosity. Anak, le-level up tayo. Anak, yung level na yan, maniwala ka, konti pa lang yan sa paningin ko. Anak, yung nararanasan mo na blessing, anak, konti pa lang yan. Wala pa yan sa kalingkingan nung sinasabi sa verse na ang magtanim ng marami ay aanim ng marami. Yun yung sabi ng Lord na, anak, nasa konti level pa lang tayo. And this time, as we start this series, can we desire na, Lord, can you level up my generosity? Can you level up my heart to give? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on, can we talk to our Lord? Lord, come on, you just talk to God. Ang pagkilos ng Lord ay naaayon sa kapasidad mo na tumanggap. Can you talk to God? God wants to give
so much. Pero depende sa kapasidad ng puso natin. And this morning, can we talk to God? Lord, gusto kong mag-level up. And Lord, ito yung ako. Ito yung kaya kong ibigay. Ito, Lord, yung meron ako. Yung sarili ko. Lord, even my imperfections, Lord, ito ako. Can you just give it to the Lord? Can you just tell the Lord, Lord, ito ako. Come on, just talk to God. Lord, ito yung maganda sa akin. Ito yung pangit sa akin. Lord, ito ako. And I want to share this. I want to be generous with my life, Lord. Can you just tell that to God? Come on. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. As we sing, open the heavens wide. Ooh. Open the heavens wide, Lord. Open the heavens wide. Pour out your spirit on us. Open the heavens wide. Come on. Can you just ask, Lord, open the heavens. Open the heavens wide. Jesus. Open the heavens wide. Pour out your spirit on us. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Can we just lift our hands? Can we just lift our hands? Can we just lift our hands? Lord God, every one of us here, Lord God. Lord, alam namin, hindi ka namin kayang higitan sa pagbibigay. But Lord, as we start this series of generosity, this series of finding generosity, Lord, we pray that you open up the heaven, O God. You open up the heaven, Lord, sa buhay namin, Panginoon, so that we will find your heart in generosity, in giving, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, itong mga kamay namin, Lord. Hindi lamang ito tatanggap, God. Pero grabe din itong magbibigay, Father. Grabe din itong magbibigay. Come on, if you really want to have that heart of generosity, if you really want to experience na magbigay ng quality, magbigay ng something na may hugot sa puso, if you want to experience a life of generosity, can you just lift your hands? Can you just lift your hands? Can you just ask God, Lord, I want to have a level of life, oh God, in generosity. Lord, I want to have a level of life, Lord God, sa pagbibigay sa kingdom, Lord God. More than just the money, Lord, but the time, the love, Lord God, in reaching out for the lost. Lord, I want that generosity, God. Lord, you see our hearts, and we're welcoming your open heaven, Lord. Hallelujah, Jesus. And Lord, kasabay nito, Panginoon, yung level up sa generosity ng puso. Lord, we receive your love. Oh, you love a cheerful giver. Oh, you love a cheerful giver. Lord, you love a cheerful giver. At Lord, wala kang hindi kayang ibigay. Wala kang hindi kayang ibuhos. Lord, we believe in the abundance of your love. And Lord, as we start this series, Lord God, we're declaring an open heaven, Father God. Come on, can we just sing? Can we just sing? Oh, open the heavens wide. Jesus, open the heavens wide. Open the heavens wide. Pour out your spirit on. Lord, we just welcome that spirit of generosity in our church, oh God. Open the heavens wide. Oh, open the heavens wide. Open the heavens wide.
watching, for you who's there watching from you, from your place. You know what? God sees your heart. God sees that you have given so much, and God is telling you, anak, you have been such a cheerful giver, and let me pour out my love. Let me give you that love. Hayaan mong maranasan mo yung pag-ibig ko, yung grabeng pag-ibig ko, at yung grabeng pag-ibig na may kasamang generosity, yung grabeng pag-ibig na may kasamang abundance, yung grabeng pag-ibig na may kasamang pabor at pagpapala. Ibubuhos ko sa'yo, sa pamilya mo, sa life group mo, sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ibubuhos ko ito because you have been a cheerful giver. You have been someone who's been giving all out, and humanda ka because you will receive it. Humanda ka because you will receive it. Can we just lift our hands? Can we just lift our hands? Come on. Can we just lift our hands? Father God, we declare that this church have received the spirit of generosity, Lord God. And Lord, lalabas kami dito sa lugar na to, Lord. Lord, we will give all out. We will share your love. We will share time. We will share your compassion. We will share your goodness, Lord God, sa lahat ng mga tao. We will add value, Lord God. And we pray, Lord, sa lahat sa amin na nakataas ng kamay, you are anointing us, Lord God. Lord, grabe yung anointing na binubuhos mo sa bawat isa, Lord, that we will not just receive, that these hands will not just receive, but we will also be an extension of your love, Lord God. Salamat, Panginoon. Kasabay nung desire namin to level up our generosity. Lord, excited kami kasi le-level up din yung mararanasan namin na pag-ibig mo. At kasabay nito, le-level up din, Lord, yung finances namin. Lord, le-level up din, Panginoon, yung laman ng groceries at ref namin. Lord,